Tumangulang si Isagani kay Lolo Anghel. Wala nang sabi-sabi. Kaagad siyang lumabas at pinagtulungan nilang hilahin yung mga gamit sa loob. Habang si Lolo Anghel, nakasunod lang sa mga gamit kung sakaling bumara ito sa may butas. Halos alas dos na ng hapon nang makabalik sila doon sa may itaas. Maligaya naman ang pakiramdam nila sa kabila ng hirap. Matapos nun, binigyan ni Lolo Anghel ng 2 ginto si Dolpo, pati na rin ang pamangkin nitong si Mekmek. Wala namang reklamo yung 2. Sobrang saya pa nila dahil napakalaking halaga na ng 2 ginto na yon. Pagsapit naman ng kinabukasan, kinausap ni Lolo Anghel ang 2 niyang pinagkakatiwalaan, si Isagani at Mateo. Ayon kay Lolo, gusto niya nang lumipat ng matitirahan malayo doon sa lugar sa kadahilan ng baka traidorin sila ni Dolpo. Kaya kaagad silang nagtungo ng ormok at doon muna nanatili ng 1 linggo bago sila bumalik sa kani-kanilang lugar. Si Isagani ay sa Kamigin, si Mateo sa Bohol, habang si Lolo Anghel naman ay sa Dumaguete. Mateo, Isagani, maraming salamat sa pagiging tapat. At dahil doon, hindi ko kayo bibiguin sa ating hatian. Nasulit naman ang lahat ng pagod nung 2 nang dahil sa ibinigay ni Lolo Anghel. Ang hatian kasi ng ginto, ang 4 na bahagi ay ibibigay ni Lolo sa kanyang tauhan at ito naman ang kanilang paghahatian. Napakalaking halaga kasi ang 4 na bahagi ay mahigit sa 1 kilo ng ginto. At maliban pa doon, nagwika si Lolo Anghel ng, "Oh, sino naman sa inyo ang may gusto ng barel? At nung iba pa?" Ang ibig sabihin ni Lolo Anghel ay yung mga gamit na amulet, pati na rin yung mga medalyon. Pero tumanggi si Isagani, pati na rin si Mateo. Naikwento kasi ni Isagani kay Mateo yung tungkol sa mga bagay na yon, pati na rin yung nangyari sa kanila sa loob ng kuweba. Kaya naman, tumango na lang si Lolo Anghel at hindi na pinilit yung 2. Makalipas ng 1 linggo, umuwi na si Isagani at Mateo. Habang si Lolo Anghel naman, nanatili pa ng 1 araw doon sa lugar. Nahihirapan kasi siyang idispatcha yung mga barel na nakuha. Pero mabuti na lang, merong nakilalang tao si Lolo Anghel. Pasensya na pero hindi pwedeng banggitin ang pangalan niya. Basta yung tao na ito, siya yung bumili ng mga barel kay Lolo Anghel. Matapos nun, kaagad nang naganda si Lolo Anghel para makauwi sa bahay niya. Pero yung ibang amulet, pati na rin mga medalyon, ay dala-dala pa rin ni Lolo Anghel kasama pa ng ibang mga banga. Dumating si Lolo Anghel sa may Dumaguete na merong baong ngiti. Kahit halatang halata na pagod ang kanyang muka, lahat ng naranasan niya ay isinantabi niya. Inilihim niya yung mga pangyayari at itinago niya rin yung mga kakaibang bagay. Hindi niya na isiniwalat ang mga impormasyon dahil gusto niya nang maging pribado ang buhay niya matapos ng lahat.
Natubos na rin ni Lolo Angel ang iba niyang lupain na naisanla niya magmula nung nalugi yung negosyo niya. Hanggang sa ilang taon pa ang nakalipas, naging masagana na at masaya ang buhay ni Lolo Angel. Angel! Angel! Nasaan ba si William at Mabel? Kanina ko pa hinahanap eh, hindi ko makita yung mga anak mo. Ay, andyan lang yung mga anak natin, Elizabeth. Teka, subukan mo doon sa bakanting kwarto. May narinig akong nagkakalampagan doon eh. Sa paglipas din ng panahon, nagkaroon na ng asawa't anak si Lolo Angel. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Elizabeth. At yung dalawa niyang anak ay si William na tatay ko at Tita Mabel na kapatid niya. Nakatira sila noon sa may Valencia. Hindi naman sa pagmamayabang pero talagang may kaya na yung buhay nila Lolo Angel noon. Yung mga nakuha niya kasing ginto, hindi niya lang basta itinabi. Ginamit niya ito sa negosyo kaya naging masagana ang buhay nila. May kalakihan ang bahay nila Lolo Angel noon. Lumang disenyo ito na merong tatlong kwarto sa may second floor at doon naman sa may first floor ay wala. Dalawang palapag ang bahay nila na merong attic at doon sa may gilid ng terrace ang daanan papunta sa may attic. Iniimbakan lang yon ng lumang kagamitan. At makikita din sa labas ng bahay ni Lolo ang napakagandang tanawin ng syudad ng Dumaguete. Bukid kasi ang lugar ng Valencia at yung pwesto ng bahay ni Lolo ay nasa mataas na antas ng lupa. Kaya naman kitang-kita mo ang buong lugar, maging yung iilang bahay na malapit sa kanila. Habang yung sa likod naman ng bahay ni Lolo ay merong isang kwarto doon. Doon natutulog yung katulong nilang babaeng taga-amlan. Sa panahong ding ito, nasa edad 13 anyos na ang aking tatay William at 10 taong gulang naman ang kapatid niyang si Mabel. Nay! Nay! Nanay! Sumisigaw si Tatay William habang nagmamadali siyang bumaba ng bahay nila. Putlang-putla ito at animoy sobrang takot na takot. Oh, bakit? Kanina ko pa kayo hinahanap pa. Eh, andyan lang pala kayo. Eh, bakit ka ba sumisigaw? Ano bang nangyari dyan, Elizabeth? Bakit sumisigaw yung anak natin? Hindi kaagad nakapagsalita si Tatay William. Dilat na dilat ang kanyang mata at naghahabol ng hininga. Maya-maya pa, nagwika siya ng, Nay, si Mabel po, andoon po sa may attic eh. Bigla po siyang nangisay. Tapos, nag-iba po yung boses. Natatakot po ako eh. Kaagad nagmadali si Lolo Angel at Lola Elizabeth patungo sa itaas ng bahay nila. Pagkarating nila doon, bumungad kaagad sa kanila ang nakakatakot na itsura ni Tita Mabel. Para siyang gagamba na nakadapa ang porma. Nakapatong siya sa ibabaw ng kabinet. Nanlilisik ang kanyang mata at lumilinga-linga ito sa paligid habang umuungol na parabang isang aso. Purong kulay itim lang yung mata ni Tita Mabel. At nung makita sila nito, animoy aamba na sasakmalin sila. Naku po, Diyos ko! Ano bang nangyayari dito? Takot na wika yan ni Lola Elizabeth.
Bukod kasi sa nakakakilabot na itsura, bigla itong gumapang sa may siling na parang butike. Patungo siya sa kinaroroonan nila. Tumutulo ang kanyang laway habang nasa ibabaw siya ni Lolo at Lola. Mabilis na itinulak ni Lolo si Lola Elizabeth dahil tumalon pa ibaba si Tita Mabel at nag-aakmang sasakmalin si Lola. Nagpagulong-gulong si Tita Mabel sa may sahig at mabilis siyang dinakma ni Lolo at dinaganan upang hindi siya makapalag. Elizabeth, lumabas ka muna dito. Isara mo yung pintuan at humingi ka ng tulong. At saka, puntaan mo na rin si Father Manuel. Doon ka mangingi ng tulong. Iba ang pakiramdam ko dito. Sinasapian ang anak natin. Kaagad namang nagtungo si Lola Elizabeth sa may simbahan. Malapit lang naman ito sa bahay nila. Kaya kaagad siyang nakabalik kasama ang pare at iba pang mga kasamahan sa may simbahan. Pinagtulungan nilang buhatin si Tita Mabel at dinala ito sa may ibaba ng bahay. Wala namang tigil si Tita sa pagbiglas. Kaya naman tinalian nila ito ng tela upang hindi makasugat sa mga tao. Nagsimula nang magdasal si Father Manuel. Paulit-ulit siya ng orasyon habang sinasabuyan niya ng holy water. Pero wala itong bisa. Tinatawanan pa siya nung nakasapi. Akala mo ba tatablan ako niyan? Nakakatawa ka naman! Nagpatuloy pa rin sa pagdarasal si Father, pero wala pa rin nangyayaring pagbabago. Inabot na sila ng maghapon, pero wala pa rin. Dito na sumuko si Father sa ginagawa niya. Walang bisa ang lahat ng orasyon. Kakaibang sumapi sa anak niyo. Hindi takot sa Diyos. Subukan na lang natin ipatingin kay Batet. Isang biyasa sa ganitong pangyayari at isa din siyang manggagamot. Pero malayo ang bahay nila. Doon pa sa may syudad na katira. Kailangan niyong bumiyahe. Hindi ko kakayanin yung nakasapi diyan. Father, alam niyo po ba kung saan mismo yung bahay niya? Ngayon din po pupuntahan ko. Oh, alam ko, Anghel. Kaklase ko siya noon at naging magkaibigan kami sa seminaryo. Halika, sasamahan kita. Gamit ng jeep ni Lolo, kaagad silang nagtungo sa bahay ng sinasabi ni Father Manuel. At mabuti na lang, sumaktong pagkarating nila, nagkataong merong ginagamot ito kaya nasa bahay lang. Hindi naman tumangge sa kanila si Matet. Kaagad niyang hinanda ang mga gamit niya at sumama ng walang pag-aalinlangan. Pagkabalik nila doon sa bahay, pagkakita pa lang ni Matet kay Tita Mabel, nanlaki ang mata niya at nagwika ng, "Malakas ang nakasapi sa bata. Malamang may alam ito sa pangontra. Kaya hindi kinaya ni Manuel." Lumapit na si Matet kay Tita Mabel. "Sino ka? At bakit mo ginagambala ang batang ito?" Bahagyang kumalma ang mukha ni Tita Mabel. Pero yung mata niya, dahan-dahang nag-iiba yung direksyon. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Lolo Anghel. Nanginginig ang kamay nito habang umaangat ang daliri at unti-unting sumara. Natanggal din ang nakataling tela sa kanya. At kasabay ng lahat ng yan, ang paggalaw ng upuan sa lugar
pati na rin ng pintuan at mga bintana. Animoy, merong malakas na enerhiya ang umiikot sa buong lugar. Maging yung mga alagang hayop, wala na rin tigil sa pag-iingay. Ilang saglit pa, biglang bumuka ang daliri ni Tita Mabel at tumalsik si Lolo at tumama sa dingding. Sa bawat paggalaw ng kamay ni Tita Mabel, ay siya din namang pagtalsik ng katawan ni Lolo Anghel. Siya! Siya ang kailangan ko! Bigyan mo ng liwanag ang pagkamatay namin. Kung hindi, magsisisi ka. Tandaan mo yon. Matapos nun, muling nangisay ang katawan ni Tita Mabel at bumagsak ang katawan niya sa may sahig. Nawala na ang sumape kay Tita. Naging normal ang mukha niya at mahimbing na nakatulog. Napakunot ang noo ni Matet. Halata din sa kanya ang pagiging balisa. Natakot si Matet sa ginawa ng sumape. Sadyang napakalakas nito. Pero kahit ganun pa man, hindi siya nagpatinag at nagwika ng Ganun lang? Wala na? Iho, halika dito. Pwede ba tayong mag-usap? Tumangulang naman si Lolo Anghel sa kanya. Ang tanong ni Matet kung bakit siya ang pakay nung sumape. Malamang malalim ang dayla nito. Tinanong din ni Matet sa kanya kung ano ang dating trabaho niya. Ikwinento naman ni Lolo Anghel sa kanya ang lahat. Lalong-lalo na doon sa pagiging treasure hunter nito. Ah, ganun ba kamo? Mukhang may connection ito sa dati mong gawain. Yung nakasape, naramdaman ko ang presensya ng isang hindi matahimik na kaluluwa. At malakas ang paniniwala ko na meron siyang katangiang kakaiba. Kakaiba na galing sa isang demonyo. Malamang isang malakas siya na mangangaway noon. Hindi man lang siya tinablan ng orasyon na ginamit ko. Kusa lang siyang lumabas sa katawan ng anak mo matapos niyang magbigay ng salita. Marahil gusto niyang mabigyan ng liwanag kung paano sila namatay. Pero bueno, mauna na muna ako sa inyo at meron pa akong pasyente na naiwan sa bahay. Kung meron uling mangyaring ganito, huwag kayong mag-aatubiling lumapit sa akin. At ikaw, Anghel, mag-iingat ka, pati na rin ang buo mong pamilya. Ayun mga kaninuno, relax lang tayo. Dahil upload din natin kaagad bukas ang susunod na parte ng ating kwento. Mga bagay lang na napansin ko para sa ating istorya. Mahirap talaga kapag hindi pinansin yung unang mga babala sa'yo, lalo na sa mga ganitong pangyayari, sa treasure hunting. Eh nakakita na nga sila ng simbolo na nagsasabing delikado yung gagawin nila. Sinabi na nga ni Isagani yon kay Lolo Anghel, pero sinawalang bahala niya pa rin. Kaya naman, ito ang nangyari sa kanya ngayon. Hindi pa man ganun kaliwanag kung anong ibig sabihin nung sumape, pero sigurado namang merong koneksyon yung ginawa niya noon at pagkuha sa mga kayamanan. Kaya, abangan natin ang susunod na mangyayari sa kwento. Pero sa buhay natin, mga kaninuno, maraming ganyan eh. Yung mga signals, babala, na huwag na nating gawin ang isang bagay. Para sa akin, kapag nakaramdam kayo ng ganun, pansinin kaagad yung mga babala. Kasi paraan nyo ng kalikasan upang magkaroon ng koneksyon sa atin na sabihan tayo na maaari tayong mapahamak sa mga susunod nating hakbang.
Kaya naman mga kaninuno, huwag nating isawalang bahala. Yan lamang. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Simpleng tanong para sa video na ito. Sino ang pakay nung sumapi at bakit? Yan lamang mga kaninuno. Huwag din natin kalimutan na mag-comment ng hashtag ang ninuno vlogs at hashtag Lolo Anghel. Maraming salamat. Huwag nating kakalimutan na ang 8 PM ay ang ninuno time. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Bonek Bautista, Shallow Yummy, Lord Ulaybar, Michelle Cedron, Janet Almanza, Juliet Delegado, Nilo Benavides, Newledge Juline, Roda May De Loyola, Leticia Bibera Dumas, Anthony Samelo, Jeff Ulaybar, Yana Christine, Roselyn Arante, Skynica Elisterio, JR Prebado, Bonek Bautista, Erica Sheila Biscara, Rica Poche, Choco Fudge, Love Cedron, Charlene Gumansing, Joy Iglea, Elenita Larrieta, Juliet Delegado, Amy Art Amy, Jels De Bibar, Fedjo Mukav, Rosalie Aklaw, at kay Marlene Vito.